Hello, magandang araw po sa ating lahat. So may repair tayo as of today. So ayan. Ayan, kumusta po ang lahat? So malapit na po ngayon ang araw na po ngayon ay December 14. So malapit na po ang holiday. So ayan, malapit na po ang ating New Year. So may repair tayo dito. Ito ang pila ng repair natin. Ayan. Number 437 kay Sir Will. Ayan, dumating siya noong December 2. So, ngayon December 14. So, ganyan po haba yung pila natin. So, hindi pa siya nabubuksan. Ayan, hindi pa nabubuksan. No? So, baka ito ay isa sa ayaw ipakita yung pangalan. So, buksan na natin siya. Ah, pangalan, cellphone number. Kasi yung cellphone number ay yung, ano, mahalaga yung cellphone number. So, buksan na natin. Para makita natin kung anong laman na sa loob. So, LBC. From, ano guys to, Sikuhor. So, hindi ko alam yung Sikuhor na yun. Di pa ako nakakarating doon. Kung saan yung Sikuhor. Ayan, so hindi natin alam yung Sikuhor. Nakalagay dito ay Enrique Villanueva Sikuhor. Sikisor o Sikuhor? So, hindi ko alam. Sikuhor yata eh. Narinig ko na yung Sikuhor eh. Ayan. Sikuhor. Ayan. So, tanggalin natin yung mga ano. Nakaano pa siya eh. Nakatape pa. Hindi ko pa nabubuksan. So, wala nang dumating. So, ayan. Buksan natin. Ayan. Oh, wala naman siguro pangalan. So, may bubble wrap. So, wala naman cellphone number. MSI, guys. Nakalagay. So, as you can see, MSI 1070. So, takta ko lang siya. MSI. Pit na pit nun sa box. Ayaw matanggal. Ayaw matanggal. This is only one. Okay. Isa lang siya. Ayan. So, may bubble wrap pa. Hindi naman na ibalot. So, ibabaw lang lagay. Dapat ibabaw at ilalim. Ayan siya, guys. So, 1070. So, wala naman siyang pangalan dito. Ah, cellphone number. May pangalan lang. So, ayan. This is a 1070. Yeah, so paglaki ng box, pagmahal na shipping. So may pangalan pala dito. May cellphone number pala. Okay, tanggalin lang natin. Yan, ito siya. So nilagay niya ng pangalan sa loob. Yan, sa loob yung pangalan. Ha, so okay na. So, uulan. Umapatak na ang ulan sa yero. So, maingay na naman sa recording natin. So, ito ay MSI GeForce 1070. So, 1070 siya. So, yan yung i-re-repair natin. So, itong ganitong series na MSI. So, ano yata to? Ah, ano pala to? NVIDIA. So, hindi ko alam sa NVIDIA. Kasi yung ganito guys, na itsura na AMD ang chip. Sirain yun. Yung ganitong series. Yung ganito ang dami nito doon sa likod ko. Yung AMD siya ha. Pero ito kasi ay NVIDIA guys. Kaya walang problema NVIDIA. So, mga bukod-bukod yung ano niyan, mga power sequence, nakabukod-bukod. Talagang ano siya. Kaya, yung bago makarating doon sa chip is marami pagdadaanan. Yan. Yan ang power sequence ng NVIDIA. So, buksan na natin. Ang nakalagay doon. So, hindi ko nabasa kung nakalagay. But I think this is
ano display. So check ko na lang yung kanyang ano. Si Sir Will. So nakalagay dito si Sir Will pala. Si Sir Will. So nakalagay dito ay tingnan natin yung ano niya. No display, not detected, no pan, not sure dito since mag-turn on ang pan ito. No, below 60 Celsius ang temp. No heat on backplate, okay? So, ibig sabihin, not detected. So, dead ang 1 volts. Dead ang 1 volts yan pag ano, not detected. Kahit pan spinning. Yeah. Basta not detected or yung kanyang data lines. Not detected siya. Pwede kasi yun na not detected. Pero hindi talaga siya not connected. Na-try ko na yun na. Nag-spin yung pan. Pero dead yung kanyang 1 volts. Dami lang na itong tornilyo. Ayan, so may nag-doorbell. Kasing may deliver ako. So wait lang guys, pupost muna natin yung video. So may deliver lang ako, kukunin ko lang sa labas. Nawala na. So ayan, may nagdalaw. So may nagdalaw po sa atin sa iglesia po, Iglesia ni Cristo. So ayan. May nagdalaw po sa atin, kaya na-post natin yung ating recording. So, update natin to. This is MSI. So, MSI. So, yung ginawa natin is RTX kanina. So, yan. Yung video ito. GTX 1070. So, 1070 na lang. 8GB. So, 8GB, no display. No display. Okay. Yeah. Yeah, so... Okay, wala na yung naka-ano, yung space. So, mayroon siya. Oh, isa pa pala. Isa pala din yung tatanggal. Ayan. So, may kang may moist. May moisture. So, tanggalin na natin to lahat. Para pag nilinis, ay malinis natin. Hinawakan ko yung ano. Ubus na ang ating tissue.
Eh, meron pa pala. Nakalimutan natin. Isa. Dami. Okay, this is no display. So, ito pa. May mga moist na to. Puro moisture na. Hanggalin natin to. Lumana. So 1 mm ang ginamit, 1 mm sa memory, 1 mm. So 1 mm yung ginamit siya sa VRAM. So ito yung nandito, puro 1 mm. So inspection muna natin siya para malaman kung ano yung, kung may ano, pinagmulan. Pinagmulan ng sira. So, may moist. So, parang mayroon dito liquid damage, I think. Kaya nangyari ito kapag nasira ito. Ah, kasi parang liquid damage dito. May kulay yellow-yellow. Yellow siya. Okay. Bumuhol na. Diode mode. So, PCIe 12 volts power rail. Huh? No reason. Okay. So, not shorted. So, ano to? 178. How about that? Okay. So, yung ating 5 volts. At saka 3.7. Okay. Good. Good siya. Good. Walang issue doon. So, ito. 5 volts. Okay. So, good siya.
So good. Wala tayong shorted. Okay. So good naman siya pero not detected. Wala din tayo nakikita ang sira. So, fix receipt. So, receipt. Plus minus clock. Okay. Yung minus clock. Okay. Tama lang siya. So, saan kaya problem? Not detected. Gamit tayo ng DBI. DBI na lang gamitin natin para sa kanyang display. Okay. So, tester. Voltage. Check natin kung alin yung missing. So, power on. Ay, nakao pala yung ate mga monitor. Well, it's power on. Okay. Chip is not heated. So, on natin ang ating, on ko lang yung aking, ano, thermal cam para makita natin kung may, makita kung may temperature heating. Okay, so may heated siya dito, to. Ibig sabihin na voltage. Ah, pumapasok. So may init ito. Okay. So ito ay 5 volts. So ibig sabihin yung 5 volts, meron to. Kasi meron eh. 3.0 na. Ba't ang baba? 3.0 na dapat eh. 3.7. Baba niya. So, dito. So, wala to. To, isa na to. Pero hindi siya shorted. So, dito. 3.3. So, dito. So, 12 volts. 12 volts siya. How about that? So, wala dito. Ano ba to? So, wala tong dulo na to. So, dito meron. 12. So, dito, 12. Yan. Pero itong isa na ito, 1.8 I think. Kasi meron na tayo dito ang 1 volt. So, dead siya. So, malamang sira yung ating. So, saan ang ating BIOS chip? So, dead yung 1 volts natin kung walang BIOS chip. Yung 1.8 volts natin, dead. So, check na natin to. This is a single BIOS. Saan ba ito? Pin 8. Saka pin 1. Alin pa? Itong isa. Check natin. So, wala siya. Pin 1. Okay. So, 1.8 volts is dead. Okay. So, GPU is not heated. Okay. Pag gano'n ang issue, para nabasa dito, dito tayo punta. So, punta tayo dito.
Hindi naman siya shorted eh. Tinester kasi siya. Hindi naman siya shorted. Ha? Huh? Shortage siya. Ano hindi shortage? Shortage siya guys. Ah, mali pala ako. Nasa ano pala tayo? Yeah, so na-shorted naman dito. So, tingnan natin yung IC. Para saan to? Ito ay sa pan. So, ito siguro. Pero may basa dito. Hindi ko alam kung para saan niya nag-moist. Ito ay 12 volts. Isa na to. 12 volts. So, ay na-check ko kanina. 12 volts. So, ito yung 2R2. 5 volts sa kabila. So, nakawala yung 1.8. So, ano kaya ito? Ano model nito? Search natin sa Facebook. Ah, sa Facebook. Sa kung may schematic. So, search ko nga sa ano ko. Ito ay MSI GTX 1070 TI gaming 8GB board view. Board view. Siguro mayroon to. 1050 TI. May meron dito sa may meron dito 1060 Super Gaming X. Nakalagay dito ay so, siya ay MS B347, 347, 347. Kay Vinapix. So, member tayo dito kay Vinapix. So, tingnan natin. MSI 1070. So, wala. So, meron eh. EIB.com. So, meron dun sa ibang
Sa ibang ano meron? 347. Ito ay B330. 6.0. Yan yung printed sa motherboard. Five point zero, 6.0 doon sa atin. So ito, may 1070 tayo dito. 330 nga lang to. Eh, tama, ito na nga, hinahanap natin. 330. So may nakita ako. May nakita tayo guys. Sana pagana natin. Oh, may member tayo dito. So hindi ko lang papakita guys ha. Yung browser. So this is a membership. Okay. Okay, so kailangan mag-member, kailangan bumili ng ayan, so meron tayo. So meron ako dito nakuha, extract natin. Extract. MSI board view siya guys. Yeah, share screen ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung exactly, pero I think this is it. Wow, it's amazing. Nakakuha ako guys. Yan, share natin screen. Screen. Yan. So I think this is it. Baliktarin natin. Ayan, ganyan yung position nyo. Ha? Ah, okay, tama. Ayan, parehas na parehas. 3, so sana ma-repair natin. So, same model guys. Ayan, so Tenexi, member tayo sa Tenexi, Indonesia Tenexi at saka Binapix. So, ayan. So, ito, alamin natin ano ba itong IC na to. So, naka-share screen tayo. What's that IC? BCC. So may BCC tayo, pin number 2. Pin number 2. Sana ma-repair natin 'to. It's okay. So we start. So, sa ano tayo ha? 1 volts. Tingnan natin bakit siya dead. So, yan. So, 1 volts. So, maliit lang siya. Kailangan natin ng nilang ko ng microscope. So, microscope. Tingnan natin ang mga to. Anong nawawala? So, pin number 1 ay ayun ang pin number 1. So, number 2. Number 2 yung kanyang BCC. Okay? So, power on natin. So, BCC. Oops. Wala.
So may 5 volt siya. Tapos yung ating bireg. Ito. So bireg. So bireg natin ay ito. So meron 3.3. Bin tinatawag. So yan. PEX. So switch yung wala natin switch. Boot. Power good in BDD. So pin number 10 in BDD. So wala siya. Ito yung ano natin eh. Switch. Boot. VCN. Yung feedback natin ay 1. Ito yun. Okay. So, meron tayong BIN, BCC. Wala tayong mga boot. So, punta tayo dito sa malayo itong isa. So, ano to? So, may input. So, ang ano natin ay ito. So, BCC, pin number 7. Naka-microscope ba tayo? Wait lang guys ha. Sinirap, mahirap mag-record. Ayan yan. Ay. Microscope. So, itong BCC natin. Pin number 7. So, yan yung capacitor. Wala tayong BCC. O, mali. Tama. Yung BCC, hindi naman ito. 12 volts. Maliktad. So, may 12 volts tayo doon. Ano ba yan? BCC? So, yung nasa kabila na to ay number 2 ay BIN. So, ang BIN natin 12 volts. So, BIN 12 volts. So, BIN 12 volts. Tapos yung pin number 3. Ito siya. Yan yung papunta ng coil. 5 lang siya. Hindi ito. 5 lang. So, anong reason? Bakit siya na? Tingnan natin ang boot. 5. Sa taas. So, mayroon siyang 0.5. 1.1 sa enable pin number 6. Tingnan natin kung may enable siya pin number 6. Ito. Wala siyang enable. So, BCC ay 7. So, yung BCC natin, wala. So, sa kabila. Ito yung BCC. So, walang BCC siya. So, yung pin number 8 ay yung feedback. So, check natin yung BCC. Kung saan papunta.
So may resistor siya. Search ko lang guys ha, sa board view. Oh, wala. So easy, see. Okay. Medyo matagal lang mag-repair. So, may resistor sa kabila. So, itong resistor na to. Ito yung kanyang VCC. Ah, hindi. Ito to. So, VCC sa kabila. So, walang pumasok dito. So, connected siya dito sa IC. Pero may 12 volts. Dito wala. Dito. To ground. Ito. 1.8 volts, so wala siya. Check natin yun, 1.8 power good. So wala siya. Saan siya connected? So wala. Kabila, labila ng board. Okay. Maliban ba siya kabila ng board, guys? Lumiban siya sa kabila. Saan siya? Three point three. So, lumiban siya din sa kabila. So, yung enable niya, wala. So, walang power good. Walang enable. So, may yung 3.3 MBDD niya, yung 3.3 volts mayroon. So, yung kabila, wala. Ito, wala. Ito yung enable niya, wala. Isi-isi. Mentok. So, yan guys. So, show ko lang sa inyo. They have a problem here. So, yan.
So, wala tayo dito. As you can see in the side, so enable, this is a pin 6. Yan, this is a 1.8 volts. Explain ko lang. So, wala tayo ditong lumalabas. So, mayroon tayong BIN na 12 volts, but we don't have a VCC here. So, upon my mapping, so this resistor in VCC, see, ito, itong last resistor na to. So, pupunta siya ng 5 volts. 5 volts rail sa kabila. Saan na ba? So, tama ba? Kasi pupunta siya dito sa IC na to. This is a same IC, same model. Ayan. So, mali yata. So, dito yata or dito, resistor. O, dito sa isa na to, capacitor to eh. So, tama ba? O, dun lang. O, mali, mali. So, mapping, mapping tayo guys. So, ito siya. So, wala, missing yung ating BCC. B, enable IC. So, enable. So, kailangan kasi may pumasok na supply sa enable para mag-produce, lumabas yung mga B. Yung kanyang B, BCC. Ayan. So, para lumabas yung ata. Yun, nakikita nyo sa side na to, BCC. So, wala tayong enable. So, meron tayong voltage in. Tapos, wala tayong enable. So, kailangan natin mag-produce ng BCC. Ayan. So, kailangan ng enable. So, dito siya. This is a capacitor and this is, as you can see, yan. So, mapping natin. Mas liban tayo ng kabila ng board. So, makikita nyo dito, meron ditong resistor. So, pan-checking good siya. Then, pag kinilik nyo yan, so, liban naman kayo sa kabila, uli ng board. So, mapansin nyo, pumunta siya dun sa 5 volts. Ito siya. Ito yung 5 volts natin. Kaya mayroon tayong 5 volts dito. Yan. Pero yung ginawa ko dito, guys, kasi dito siya papunta. Pero wala siya ditong lumalabas sa IC na to. So, yung IC na yon ang tawag dito ay switch reset. Switch iset. Iset. Yan. 5 volts. Dapat 5 volts yung lumalabas dito. Upon checking, guys, so, wala siyang 5 volts na lumalabas dito na para sa enable nung kabila. Itong kabila na to. Ayan. Ayan. Yung kabilang 1.8 volts natin na to. So, wala siya dito. Connected siya dito. So, ngayon, may supply tayo na 5 volts dito sa coil na to. Pero wala naman tayo dito sa dulo na to. So, ang ginawa ko dito, guys, sharing ideas na ang ginawa ko siya dito ay yan. Tinester ko, guys, ito. Hindi naman siya shorted. Wala naman siyang shorted. Pero wala siyang output. Yan, ang ginawa ko guys, kinuha ko tong IC na to. Kasi parehas siya. Mapapansin nyo naman dito. Dito, sa ano natin. Parehas siya, kinuha ko siya. Inilipat ko dun sa kabila. Kasi wala siyang na tinatawag na yung pin 1. Itong switch natin. Wala tayong switch para sa enable sa ano. So, wala tayong output dyan. So, nilipat ko siya dito guys. Sa kabila. Yan. Yan yung nabasis sa checking ko guys. So, in-skip ko na. Medyo matagal yung mapping ko kasi. So, skip na natin yung sa video. So, ito siya. So, yan. Yan. So, nilipat ko siya dito sa kabilang. Kinuha natin yung IC. Ito siya. Ito yung sa 1 volt. So, may supply siya na 1 volt. So, IC na maliit na yan. EPD, something ganyan. O, check natin sa microscope. So, nilipat ko siya dito sa kabila. Ngayon, titesting natin siya kung mayroon siyang output na iSet. Kasi wala siyang lumalabas doon eh. Yan, sana ba? Microscope. Yan. So, nilipat ko na siya guys dito sa kabila. So, ito yung ating pin 1. So, yan. Ito, walang supply. So, lumabas siya dyan. Yan. Ito yung nawawala lang dito. So, kompleto dyan. Mayroon tayong 5 volts dito. So, ang gagawin natin dyan, so, titesting natin siya. Salang lang natin. Ayan. So, mahirap din sa board view minsan maghanap. Mas maganda, board view combination with schematic. Kasi pag board view, madali siyang sa board view. Maganda yung nagagandahan ako sa board view dahil nakikita ko yung itsura. Pag schematic naman kasi, guys,
Hindi mo malolocate agad-agad yung pesa pag schematic. Pag board view, locate mo agad siya. Ang problem lang sa connection, hindi mo alam paano tumatakbo yung voltage sa board view. Pero sa schematic, alam mo siya kung paano tumatakbo. Gawa ng, mayroon siya mga diode, paano pumasok, lumampas yung voltage. Yun lang yung kaiba ng dala. Pero pag pare siya mayroon, natong MSI guys ay board view lang yung available. But chinek natin, yun yung mga missing. So ngayon, papakita ko sa inyo yung supply. So, ano natin paano makita yung tester. Ayan. Kanina, wala siyang BCC. Ayan. So, makita nyo ba yung ating tester? Oops, malapit. So, ayan yung ating tester guys ha. Mapansin nyo ha, iwan natin ha. So, kanina wala yan. So, on natin, power on. So, wala yung pyesa na para sa 1 volts guys ha. 1.8 ha. So, ayan. Pag tinester ko yung kanyang sinuturo ko sa inyo kanina. So, di ba meron tayong 5 volts, right? Yeah, tapos may enable din tayo doon para sa 5 volts na yun. So, meron tayo, 1.5. Ngayon, itong iSet na to, wala siya. Ngayon, meron na siyang 5 volts, as you can see. So, ngayon, punta tayo doon sa dulo. Yung enable para doon sa kabilang MOSFET. So, i-check natin siya kung available siya doon ngayon. Kasi kanina, tinanggal ko yung IC na yun, guys. Itong IC na dito sa, ano, yung nandito kanina. Wala pa rin siyang 1.5 volts. So, yung enable kasi dito, ang tumatakbo pag tinester natin. So, silipin ko lang sa microscope, baka magkamali kasi nasundot. Masunog pa. So, yan. So, tinuturo ko lang. Tingnan lang niya lang yung tester, makikita nyo dyan na connected siya dito. So, pag sinundot ko siya, eto, yan. Makikita nyo 5 volts siya, guys. So, di ba? So, yun yung nawawala nating supply. So, yan. Medyo malayo-layo pa naman yung may-ari nito, si Kuhor. So, malayo siya. Mayroon ako dito, ang alam ko, mayroon akong IC noon. So, nakalagay dito kasi na IC. Wala siyang nakalagay dito yata. Yeah, walang nakalagay dun sa schematic. Pero ang nakalagay dito na sa value ng IC, nagsisimula sa A, AP yata ito. So, ayan, silipin natin. Yan, ang nakalagay ay EDPG. Actually, meron na ako niyan, bumili na ako niyan. Kasi sa mga MSI, available talaga siya. Kailangan. So, bumili ako niyan para sa, ginamit ko kasi siya noong nakaraan sa, tawag dito, Sapphire na RX580. So, meron siyang ganon. Ayan. Ang ano nung IC na yun guys, ang model, pag sinert nyo sa internet, hindi siya ADP, kundi ito yata siya. So, MP1469U. So, may mga ampere yan guys. So, I think ito yata siya. Ayan. Ah, hindi. Tatluhan pala to. So, tatluhan ang paan ito. Ayan. So, hindi ito. Yung apatan. Ito yung isa. Dalawa yun guys eh. 6-pin at saka 8-pin. So, hanapin ko lang guys kung saan ko siya napalagay. Nalimutan ko na yun. Yan. So, sharing lang. Baka sakali kasi maghanap kayo. So, alam nyo na agad para hanapin. Ito na ba yun? Marami tayong pyesa dito eh. Ligaw ka. Ligaw tayo ngayon. So, ito siya guys. Yan. Ito naman guys. Yung isa, yung 6-pin. Yan. Share natin para may idea yung ibang mga technicians. So, 6-pin versus 8-pin. Yan. Ito siya, guys. So, yan. So, may nakasulat. Sinulatan ko dito ay MP1469. Yan. Search nyo lang yan sa internet. Yung 6-pin. At saka yung 4-pin naman, MP1478. 75 yata ito. Yan. 75. Yan. 1475. So, EDP po siya. Wala siya sa internet. I-search mo. Dapat MP1478 or 75. Yan. Nagsimula siya sa MP. Yan. Ang ano yata nito is manufacturer ay Realtek. Realtek Corporation. So, yun. Meron ako dito. So, itry natin to. So, EDP. I think pareha siya guys. Yan. So, kasi wala yung nakalagay kasi dun. Ano eh.
Ito, nakalagay dito, ADP PG. Tama, parehas lang siya. So, yeah. So, mayroon siyang, ano siya, guys, mayroon siyang version. Ay, may nalag, ito na. Ito siya, nalaglag. So, mayroon niyang version, guys, sa ampere. Mayroong 2 ampere, 3 ampere. Ayan, yung paggamit ng IC na to. Oops, nabaliko-baliko na. Maliinggit pa naman to. So, yun yung ilalagay natin. So, subukan natin siyang ilagay. Sana mag-works. Or else, pag pumigay siya, may shorted siya. May shorted siya sa 1.8 rail. Yan, pag bumigay. Microscope, kasi smaller lang siya. Napakalinggit niya, sobra. Super. Super liit. Yan. Yan. So, ganito ang position niya. ADP. Tama ba? So, seen it. I think so. Sakto na yata siya. Yeah, so ADP siya, ADP, PG, PN, yan, ganyan. Parehas lang yan guys ng ano, function. ADP, PN, PG, yan. So, i-ano natin. Pag bumigay ulit ito guys, so possible, may mga change resistance dun sa 1.8 volts. Kasi ito yung may liquid damage dito, yan. Baka isa yan sa reason. O, subukan natin siyang lagyan ng ano. Ay, hindi ko pa wala na-retouch. Tanggalin na nga natin. So, may liquid damage siya yung kulay yellow. Dito sa area na to, kaya... Tingnan na lang natin kung kumapit. So, kung kumapit naman siya, palalamigin ko lang siya, guys. At kailangan natin ilagay dito sa electric pan. Sa pass. Sa todo natin. Para matpag tinesting natin, hindi siya mag-change ng resistance. Para hindi pumutok. Kasi pag mainit, may change resistance pa yan. Masisira. At least mga 1 minutes. Ay, sorry. Nagre-repair kasi si Daddy. Sorry. Okay na siguro. So, medyo hindi na masyado mainit. Mas laki kasi yung board niya, PCB. Opo, sorry. Okay, sorry po.
So check natin kung magkakaroon siya ng supply. Yan. Okay po. Okay po. Aking anak. So let's power on. Check natin. Sana hindi umusok. Ayan. Uminit na yung chip, guys. So, chip is heating. So, check natin. 1.8. So, present siya, guys. As you can see, 1.8. Well, so, power off. So, uminit na yung chip niya. So, plug natin. So, I think baka solve. So, I don't know. So, hindi natin alam kung anong reason kung bakit siya nawala ng connection yon yung sa kanyang 5 volt siya, guys, ha. Layo, parang layo, guys, ha. Liban tayo sa board. So, dito yung ano niya, problem. Dito, missing. Tapos dito, 1 volts, 1.8. Tapos lumiban siya sa 5 volts. Galing po siya ng 5 volts. Nagto-turn on siya ng iSet switch ng 5 volts para sa enable ng kanyang 1.8 volts. Connected siya. Pareha siya ng ano eh, IC. Yan. So, ang ginawa ko, ginawa ko yun nandito, nilagay ko dito. Kasi napansin ko yung iSet niya, walang output na 1 point. Tapos tinanggal ko siya, wala pa rin output. So, yung ginawa ko, nagpalit ko ng IC. Yan, gumana siya. So, try natin sa power on. So, yan, nag-heat up na yung chip. So, tingnan natin kung may display or wala. Yan, as you can see. Yan, meron siya, guys. So, yan. Heated na yung GPU. Yan. So, ang gagawin na lang natin dito, guys, ay kiklining ko na lang po. Yan. So, kiklining na lang natin. Yan. Kasi may mga plugs. Then, I think wala pa itong linis-linis. Then, kuhanin ko muna yung customers. May pinalit ang piyasa. Then, ano natin siya na magpapalit ng thermal pad. Kasi luma na po yung thermal pad nito. Ang possible po, naging reason po nito, kinasira nito, ay dahil sa kalumaan ng thermal pad. So, kasi makikapansin nyo, malinis naman siya, hindi siya masyado magabok. Pero yung mga thermal pad niya, luma na siya, guys. Yan, o. Yan. So, medyo mahal lang yung thermal pad, pero depende kung siya na yung magpapalito. Ano. Pero yung job natin is natapos na natin. Ayan. So, may display na siya, may power. So, totally repaired na po siya. So, ayan. Ito lang yung nagustuhan ko sa video card na Nvidia at saka yung latest version ng mga yung magandang latest version ng AMD. Yung binukod-bukod nila yung power sequence. Kaya 1.8 volts nakabukod siya, 1 volts nakabukod, 5 volts nakabukod. Yun ang kagandahan kasi yung iba kasi nauna na mga RX 580. So, hindi siya nakabukod. Yung PWM niya, nakaasa lagi sa PWM para ipower itong mga MOSFETs na ito lahat. Hindi kagaya ng mga sumunod nilang versions, nagkaroon sila ng driver na para i-control na lang yung driver yung mga MOSFET, power MOSFET. Kaya lang yung mga lumabas ngayon, yung malalaking MOSFET na, sama-sama na dun lahat. Andun na yung driver, andun na yung 5 volts. Yan. Yun lang yung mahirap dun sa mga malalaking IC. Kasi hindi mo siya matitester minsan. May dead pala siya. Yung mga iSet, ganyan. Hindi gumagana. Lalo na pag mga wala siyang shorted. Yun yung mahirap dun sa GPU na ano. Sana naglagay man lang sila palatandaan na high resistance kapag ganito, ganito. So, yun yung napansin ko dun sa mga ibang version na video card. Yan. So, ito. Totally repaired po siya, 8GB. Yan, so pinalitan natin ang piyesa. Yan, itong piyesa na to. Smallest but, mahal po yan yung IC na itong ganito. Nabili ko dito ay ano lang to eh. Lilimang piraso lang kasi medyo mahal. Yung mga mumurahing IC po yan, bibili po ako niya mga 20 pesos. 20 piraso. So mamahalin kasi siya. Ang IC na ganyan mahal. Saka yung ganito, UP. UP version. So, papalit pa siya ng thermal pad, mas mahalalo yon. So, lilinisin ko lang to din makikipag, negotiate tayo sa customers. Yung ganito yung na-charge. Ayan. Okay? So, stress test natin after that. Ayan. So, eto na po. I-update ko lang po kayo sa ating nire-repair na video card. So, eto na siya, guys. This is working fine.
So yan siya, MSI po siya. GTX 10 GTX 1070 Ti. DDR5 po, Micron yung memory niya. Tapos 8GB po, 256-bit. So mataas naman yung boost niya, memory niya is higher niya. Memory clock ng GPU clock niya is 2002. So yung boost niya nasa 1683 lang siya. Yan, so napakaganda ng video card na ito, guys. So kumpleto, may heatsink, tapos ano, yung temperature niya. So lower lang po yung temperature niya. So 969 degrees Celsius lang kasi may support 'yo. Bali pinapalitan na po nung customer ng thermal pad at saka ng thermal pad. So lahat ng thermal pad. So 1,000 yung nagastos sa thermal pad kasi marami yung heatsink niya. Kaya pinalitan po natin siya. So running siya ng 15 minutes sa stress test. Yan. So malakas ang wattage niya dyan, mataas ang wattage. So mumurahin lang yung ating power PCU. Baka masira, masunog. Pero kaya naman siguro. Ayan. So okay na po siya. It's working fine na po. Gumagana na po ng maayos. So ready na po ito, isi-send natin sa ating customer. So yan po ang update sa ating ni-repair na video card na MSI. So okay na po siya. It's working. So yun lang po yung nawala, yung IC na to. Yung nakita niyo dun sa video natin. So sobrang late lang nito, guys. Ayan, no? 6, mayroon siyang 8 pin. Ayan, malinggit lang. So yan yung ano, yung ano niya, 5 volts iSet ang sira. Ayan, yung 5 volts na siya yung nag-on ng 1.8 volts natin. Okay na po siya. It's working fine na po. Okay? So, ayan. So, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang Workshop Picks Video Card Repair. So, salamat po sa inyong pananood. So, sa mga bagong salta, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? Pakishare na rin po sa iba nating mga kapwa technician. So, ayan. Magandang updates po sa mga nanonood. So, marami po ang nagiging technician dahil po sa atin. Ayan. So, marami po nagko-comment sa akin sa Facebook. Then, nagpapasalamat po sila na, ayun, na dahil daw sa video natin, kasi tayo lang yung Pinoy na may maraming video na about video card. Kasi video card repair talaga yung ating repair lang. Yan, nagpapasalamat siya. So, marami po sila, guys. Hindi ko masabagitin yung pangalan kasi hindi naman nila sila ipapabanggit. So, nagko-comment sila, nagte-thankful sila. Dahil nalaman nila kung paano sinusundot yung mga pyesa, kung saan, yung kagaya ng ginagawa natin araw-araw. So, yan. So, saan sinusundot yung 5 volts, 1 volts, 1.8 volts, etc. Yan. So, natuto po sila dun. So, ngayon, napakarami na po nang gumawa ng video card repair sa Facebook group. Yan. Nagsulputan na po ang video card repair group sa Facebook. Napakarami po. So, mapansin nyo yan kung kayo ay palaging nasa Facebook. Yan. So, yan. So, kahit pa paano, dahil sa atin, so, natuto sila. So, salamat po sa inyong lahat. Ayan. Then, sa mga technician, maging maayos lang po kayo sa pagre-repair. Yun lang, bilin lang dun sa mga bagong mga naging natuto na yan. Na, ano lang, kung ano yung tinanggal, ibalik nyo po. Then, huwag kayo magpapalit ng pyesa na hindi correct. Kasi may mga dumadating po sa akin na mga ganun galing po sa ibang technician. So wag niyo po sanang gagawin 'yon. So may mga vlog po tayo na ganun ang nangyari. So sad to say na salip na maliit lang yung magagastos, ang laki po ng nagastos ng customer. So dinonate pa sa atin yung video card. So ayan, gagawin natin 'yon. Kasi may mga pamalit akong pyesa. Kasi umabot ng 6,000 yung magagastos, sabi ng customer. Mayaw na siya, sabi niya bibili na lang daw siya bago. So, dinonate na lang sa atin. Kasi, sayang, mali yung ginawa ng mga technician. Ayan. Sana, wag maging ganun ang mga bagong technician natin na video card. So, Pinoy. Dapat, tayong mga Pinoy ay dumaming mga technician. Ayan. So, about sa video card repair. Video card repair, guys, ha? Hindi laptop repair, hindi motherboard repair. Iba yung video card repair, guys. So, major natin, video card repair. So, yan po ang ano natin, mini-major. So, yan ang major natin dito. Puro video card lang po, guys. Yeah, pasin nyo. Puro video card. So, ayan. Home base lang po yung aking trabaho. So, matagal na po tayong technician since 2008. So, ayan. So, ayan. Magpapaalam na po. So, thank you po sa inyong panonood. See you on the next my video. Bye-bye.